Yung Hanseo, hello po mga kaanyong natin dyan at kasama po natin mga OFW sa Korea, sa iba pong bansa. Mabuhay po kayo. Pauwi ko lang po ng Pinas at gusto ko lang pong i-share yung experience ko sa mula airport hanggang po sa hotel, quarantine hotel ngayon. So April 1 po yung biyahe namin ng 7:40 PM. Nakarating po kami dito sa Pilipinas 10:30. Mga 10:30 pasado po. So gusto ko lang pong i-share yung ano pong yung proseso ng pag-uwi po dito sa Pilipinas. Yung mula po sa airport, sa IA, ano po yung pag-aasikaso at ano yung experience ko bilang isang OFW. Ayan, na member po ng OWA. Ano po? So sa mga OFW po na member ng OWA, ito po ang latest na pwede nyo pong pagdaanan na napagdaan namin kahapon. So, April 1 po. Ngayon, April 2 na. First day namin dito sa quarantine. So, nandito po kami ngayon sa Hotel Gen. Nandito po kami. So, naka-quarantine po kami ngayon. So, gusto ko lang pong i-share dun sa pagkalapag nyo po sa airport ng NAIA. So, meron po kayong before sa flight pa pala, bibigyan kayo ng forms yung mga pipirmahan, tatlong forms yun sa Bureau of Customs, sa Immigration, tapos yung ano yun, yung yellow paper na yun. Umutang ko basta yung yellow na yun, yun ang una yung isasubmit dun sa malapit sa pick up ng luggage. So tatlo yun. So makukuha yung dalawa. Yung Bureau of Customs, hindi naman ang laki na buhay. Hindi nila kinukuha yun. So, yung dalawa, yung migration at saka yung yellow. Okay, so, pagbaba nyo ng airport, paglabas nyo, ay diretso lang kayo. Pag malapit na kayo sa may pick up ng luggage ninyo, marami nang mag-a-assist dyan na mga volunteers. Volunteers ba sila? Basta marami na mag-assist sa inyo na mga nakayo na porme. So una, na isasubmit ninyo sa pinaka front ay yung yellow na pinirmahan nyo dun sa airport ay dun sa airplanes. Tapos pagkatapos nyo doon, idirect kayo dun sa isa pa, sa pagkatapos nung sa yellow, pagpasok ninyo, bibigyan kayo ulit ng form ng OWA para po sa OWA sa OFW, member po ng OWA. So tatanungin kayo kung land-based kayo or sea-based kayo. Ayan. So land-based po kami. So yun. So nagpirma po kami doon. Form po ng OWA. So ang dala-dala nyo na ngayon, pagkatapos nyo sa form, pag nakapag-fill up kayo, ay dalawa. Yung matitira ay yung immigration na pinirmahan niya dun sa airplane, tapos yung OWA. Ano po? So pagkatapos niyo doon, pag napirmahan niyo na, ididiretso kayo or pupuntahin ka na lang kayo dun sa immigration. So naging mabilis sa amin kasi konti lang kami. So siguro pag marami ng OFW na uwi, baka mas mabagal, pero kami nung kahapon mabilis lang. So pagkatapos sa immigration, ipapasa niyo yung immigration form doon, mabilis lang po yun, tapos passport. Okay, so pagkatapos po doon, okay na po, labas kayo, baba na kayo, tapos may mag-assist din niyo. So napakaraming nag-assist, kaya mabilis lang. So pagkatapos doon ay pagbaba nyo ay i-direct kayo dun sa may OWA front. Okay, so
diretso kayo doon, ibigay nyo naman yung natitira yung papel na OWA form. Okay, bibigay nyo doon, tapos may mga tatanungin lang. Okay, land base, sea base, ganyan. Tapos kung may kontrata kayo, ayan, baka tanungin kayo kasi yung iba, alam ko di tinanong eh, pero ako tinanong kung saan ako nag-work. Sabi ko South Korea, and then may kontrata kayo, sabi nung bae, meron, kaya pinakita ko yung kontrata, pero parang yung iba hindi naman tinanong eh. Pinagdudahan na ata akong so pinakita ko yung kontrata, hindi ko alam kung naiintindihan niya yung Korean na kontrata, bahala sa dyan. Ayan, so pagkatapos doon, bibigyan kayo ng pagkain, diretso na kayo, kunin niyo yung luggage. Tapos may bibigay sa inyo yung pamplet ng OWA. Pamplet ng OWA na ipapakita niyo daw dun sa labas. Parang ano lang yon, parang sign na kayo ay papunta ng hotel, ng quarantine. So, pagkatapos yon, pagkakuha niyo yung luggage ninyo, labas na kayo. Paglabas ninyo, meron magsasabing na assist kayo, diretso kayo doon sa may gate. So, ang gate namin kahapon ay gate 11, kung saan yung bus na nag-iintay ng mga OFW na ihahatid sa quarantine hotel. Ayan. So, andun yun. So, mabilis lang naman, hindi naman pupunuin lahat yun. Hindi ko lang alam sa ibang mga OFW na umuwi. Pero yung kami, hindi pinuno yun eh. Ilan lang kami. Parang may pag na-reach nila yung 15 katao, ganun siguro, larga na sila. So, hindi pa kami puno po. So, lumabas na kami. Pagkatapos doon, ay mayroon ulit mga fifilapan. Fifilapan ng mga form. Pagdating nyo doon sa tawag dito, yung sa bus kasi, ano lang yun, parang sa kanila yun. Information form na sumakay kayo. Sa contact number, email address, mga ganyan-ganyan. Tapos, pagdating nyo dito sa hotel, hindi pa kayo papapasukin agad. Mag-fill up na naman kayo ng dalawang form. Ayan. So, ang napansin ko lang, nung talagang yung mga proseso, mabilis talaga siya. Mabilis naman kasi tsaka konti yung tao sa amin. Mabilis lang kasi marami din nag-assist. Kaso, marami ka talagang fill upan na forms para sa record at contact tracing siguro, o para sa record at contact tracing, alright? So, yan. So, pag doon na kayo sa hotel, mag-fill up kayo ng dalawang form, tapos pa lima-lima, dalawa yung papapasukin, tapos before kayo pumasok, magsasanitize kayo, tapos i-scan yung bagahe ninyo hanggang sa pumasok na kayo sa hotel. Ayan. So, tapos maka-quarantine kayo. Ayon dun sa kakilala ko na umuwi ng February, ako kami kasi dito April 1 lang. So, halos parehas. Sabi nung umuwi ng February ay 5 days quarantine sa hotel, tapos swab test, and then the 6th day kung lalabas yung resulta at negative ay ready na para umuwi para sa doon ka na sa LGU, doon sa inyong probinsya kayong magtutuloy ng quarantine na 14 days. Pero hindi natin alam kung magbabago ulit yung ano nila, yung policy nila sa quarantine. So, malalaman pa natin. So, yun yung updates ngayon nangyari sa amin ngayon lang April 1, 2021. And so, forms lang talaga ang maraming pipirmahan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-support po yung channel ko, Kaanyong TV, and paki-click po yung subscribe button and the notification bell para po ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko, guys. And thank you, support. Ayan, so ang pinaka masasabi ko sa buong proseso ay
Kung i-rate ko siya ay 7 or 8. 8 sabihin na natin. Kung i-rate ko siya 8 kasi mabilis naman eh. Ang nagpahirap lang talaga yung mga forms. Yun lang talaga. Marami kang pila pa na forms. Pero yung service, yung assist, okay naman siya guys. So huwag kayong matakot na pag-winin nyo ay mahihirapan kayo. Madali lang siya guys. So sunod-sunod lang kayo dun sa mga assist, mag-a-assist. At makakarating kayo na mabilis sa quarantine hotel. So di ko lang kung saan kayong hotel dadalhin, pero baka di ko lang, iba-iba siguro. Kami kasi dito sa Hotel Gen, kami din na lang. So sa kabuuan ng service from airport to quarantine hotel, maganda siya guys. So hindi na kayo mahihirapan. So uwi lang kayo kung gusto nyo uwi. Kahit may pandemya. So yun lang yung masasabi ko. At see you in the Philippines. Annyeong! Bye!